Atay, hindi na ako magpaligoy-ligoy pa. Kausap ko na yung pamilya mo. Good morning kay Ma'am Evelyn Angel. So Ma'am, kinuha ko na po yung padala nyo na 20,000 para doon sa pabigas natin. So ito, kunin natin at yan, para may pambili tayo ng bigas para ipamigay natin bukas. Eh, sana walang ulan. So maraming salamat kay Evelyn Angel. Maraming salamat sa 20,000. So yan to, Ate Evelyn Angel, ito na po 20,000 na nakuha na po natin. Ngayon, bibili kami ng bigas. At yung iba, bibili natin ng yung pangtulong sa iba din, grocery. So ito, bibili tayo ng bigas, mga ilang sako, mabili nito. Tapos ang iba ito, gagamitin namin kasi pupunta kami ng Davao. Balikan natin si Nanay Bibiana at yung bata na tinali sa kadina. So ngayon, bibili muna tayo ng gasol at saka bibili tayo ng bigas para pangtulong. So tara, let's go. Salamat kay Ate Evelyn Angel. Salamat Ate Evelyn Angel. Mabuhay po kayo. God bless po. Sana marami pang blessing directly sa'yo. At ito na, nakuha ko na ang 20,000. Maraming salamat Ate Evelyn Angel. Salamat, ingat lagi. Ayan guys, magandang umaga sa ating lahat, sa mga supporters sa ating Butete. So ngayong araw guys, magbigay update po tayo kay Tatay Elisio kasi may tumawag na po na pamilya ni Tatay Elisio, na totoong pamilya ni Tatay Elisio. Ayan, makauwi na po siya sa kanyang probinsya, sa Nueva Ecija, Ilocos pala. So maraming salamat kay Ma'am Dilski Perer. Nagpadala po siya kagabi ng 1,600. So ngayon, ibili natin ng bigas at yung sobra ay i-grocery natin para kay Tatay Elisio kasi makauwi na siya guys. At ngayon, i-update ko kayo kasi kausap ko na yung totoong pamilya ni Tatay Elisio. So nasabi, magpadala po sila ng pera, pero hindi ko muna magpadala sila ngayon kasi klaruhin ko muna kung willing ba si Tatay Elisio na mag-uwi sa Ilocos. Kasi ang sabi naman ni Tatay Elisio sa akin, ayaw niyang mamatay dito sa Surigao del Sur. So ngayon, tumawag sila. So ngayon, i-update ko kayo para malaman niyo po kung kailan makauwi si Tatay Elisio sa Ilocos. So, Elisio Agbulos Layagi. Ayan, puntahan po natin kayo. So bibili muna tayo ng bigas pati grocery. So salamat kay Ma'am Dilski Perer. Maraming salamat ma'am sa padala po. So salamat din kay Ate Evelyn Ager. Nagpadala siya ng 20,000 para doon sa mga pabigas natin, sa mga kababayan po natin naghirap. So tara, let's go. So yan guys, ito guys, naabutan po namin si Tatay Elisio. Ay nakahiga po, may sakit pala si Tatay Elisio. Sabi ng kapitbahay guys, kasi sabi ko bakit walang tao, nagkasakit pala. Binigyan po nila ng sardinas dito sa kapitbahay. So ngayon guys, may dala akong bigas na kalahating kaban, 25 kilos, at may kunting grocery at may sobrang pera na padala po ito ni Ma'am Dilski Perer. Ma'am Dilski Perer, maraming salamat po. Ito, dinala ko na po yung bigas. Ayan po yung bigas at may grocery pong konti, at hindi ko inuubos sa grocery para may pera po si Tatay na makabili siya ng ulam. So tanungin muna natin yung tindahan guys kung ano talaga sitwasyon ni Tatay ngayon. Ha? Tanungin muna natin. Guys, punta na po natin sa Tatay Elisio. Ang daming aso. Oh. So ito po yung kubo ni Tatay Elisio guys, kasi kausap ko po yung kamag-anak ni Tatay Elisio. Ayan po guys ang sitwasyon ni Tatay Elisio. Kausap ko kasi yung kamag-anak ni Tatay Elisio na Siman. Siman ba ata yun? Yung pamangkin niya. Sabi niya ng Siman na si Tatay Elisio pauwiin na lang po kasi may bahay naman po daw doon na walang tao ata, tapos si Tatay Elisio na napatirahin doon sa kanilang lugar. So ngayon kaya andito ako ngayon at ihatid ko din tong bigas na pinadala na galing kay Ma'am Dilski Perer. Nagpadala po siya ng 1-6. So ngayon, ayan, punta natin sa kanyang kubo. Sus, muntik na kumadulas. Tay, kumusta naman? Kumusta naman? Walang ano ni Tay? Karinto na po buding. Yan po si Tatay Elisio guys, may lagnat pala. May sakit po si Tatay Elisio guys. Ito na. Akala ko walang tao, Tay. Akala ko walang tao eh. Atay, hindi na ako magpaligoy-ligoy pa. Kausap ko na yung pamilya mo. Kausap ko ng pamilya mo, Layagi. Nagtawag sila sa akin, tapos pauwiin ka na raw. Pauwiin ka na raw, tapos tinatanong magkano yung utang nyo po. Magkano na yung utang nyo dito, kay bayaran daw nila. Tapos sunduin ka daw sa Maynila.
Kadumi sa 4,000 dito sa ubos, ay labot siya sa kasagawan. Mga pila ta na ni mong utang? Dako pa? Pila gani nga dako? Dili na makabot yung 6,000 rin noon. Ah, sige. Ilagay lang natin 6,000 para kung may sobra man, sa'yo na rin yun. Ang sobra. Naka-istorya mo siya ba? Oh, naka-istorya me. At sa tupuloy? Ang ano, katong seaman to, tapos anak ata yung kausap ko, anak ata niya. Tapos, yun na nga, sabi niya, kailan daw ako magpunta dito. Sabi ko naman, sige, puntahan ko doon. Kasi maulan kasi tayo eh, kaya hindi kami agad nakapunta dito. Oh, pinangga man na. Ikaw daw, may bahay daw doon sa pinsan mo na babae na walang, sa lumang bahay. Ikaw daw yung patirahin doon. Ito, may text ata dito eh. Ito may text sa dito, tinan ko text niya. Nag-text kasi siya, saan ba yung text niya ito? Na-trabaho niya na kanon, sir. Sabi niya, may lumang bahay po dito. Ang lula ko gustong tulungan ng uncle ko po. Sana po mag-reply po kayo at sagutin, tawag ko, salamat po. Ito yung text sila sa akin. Sa kanon, sir? Sa Luzon? Oh, kasi sabi ko, sure ba kayo na kilala niyo si Tatay Elisio? O kilala ka daw ng lula niya? Oo. Sabi niya, ano, desidido ka na ba mauwi, tay? Huwag mo na ipa, ano, kasi gusto nila makasama ka daw sa Pasko. Sabi nila? Oo. May makakukwat na gamay, ah. Hindi, sila na nga bahala lahat. Kaya nga pinatanong yung utang mo dito kung magkano, kay bayaran daw nila. Isabay na sa budget sa eroplano, pamasahe, expenses, lahat. Kung kailan ang gusto mo? Paunta, kung mahimo sa January noon ba? O February? Di, gusto mo nila makasama ka sa Pasko po. Pasko? Oo. Oh, mabakasyon sila sa Luzon. Sunduin ka raw sa Maynila, sa airport. Sunduin? Oo, ano man, December, ano ka? Unang semana sa December para pasapasko kasama ka na nila. Bakit may ginagmay pa na pinaskuhan na mo ka, Marcos? Ay wala, wag mo nang isipin yung Pamasko, tay. Doon na po ang Pamasko sa Maynila, doon sa kamag-anak mo. Kasi sila na po ang bahala sa inyo. Ba't ka mga lupa na mo ka o ang mga istorya? Doon na po yan malaman, tay, kasi hindi ko naman tinatanong about sa mga lupa, sa mga yung mga property. Wala, ang sa kanila lang na tulungan ka daw nila, padalhan ka ng pera, at binanggit ko rin na may utang ka, kaya hindi ka makaalis-alis agad. Eh sabi naman nila, tanungin mo kuya kung magkano utang ni Tatay Elisio, kasi bayaran po namin. So ngayon, ayan, sinabi mo, hindi iabot ng 6,000. Pagkahan na nga siguro din. O kaya nga, gusto nga nila makasama ka sa Pasko. Uli ka na. So ang balak mo ngayong ano na lang, kasi may dala mo na akong bigas dito. Paano na yung mga alaga mo, tay? Iwan ko sa mga patay. Unang semana sa December, uwi ka na. Paano yung mga alaga mo, mga aso, tay? Saan mo iwan? Sabihin mo lang mga 2 weeks sa mga after 2 weeks sa December. Mga ano, second week sa December. Mga pizza jays, ganon. Pizza 15 na lang. Pizza 15? Oo, kaya tama-tama dito. Tapos, makikoordinate ako sa barangay na i-assist ka, ihatid ka sa airport. Hindi naman masakay sa airport. Hindi, kailangan masakay ka ng ano, bus. Galing dito, mag-bus ka man, papuntang Butuan. So, ang pasahe dito, nasa 300. Bus. Tapos, eroplano, kung kukuha tayo ng ticket, ay mga, siguro mas 6,000 yan, kasi kami, 5-1 eh. Yung barko nun lang. Naku, barko tayo, wala mang pantalan dito. Sa Lecite, 5-1. Asan? Kung barko tayo, ilang araw pa? Daghan magod mo po ako, mga dalawa. Huwag mo na nang dalhin yan tayong ano tayo.
Huwag mo na dalhin yung mga ano mo, dalhin mo yan. Mga kuman, mga damit niya pinalit ko sa... Ano na lang tayo, anda? Pabili na ako ang ay, paghatag lang akong ubandiri. Ang dalhin mo lang tayo, magdala ka na lang ng damit ilang piraso. Iwan mo na lang yan dyan, kasi dumi, marumi naman yan, oh. Bili na lang doon. Ang dalhin mo na lang yung mga importanteng gamit mo, yung mga papilis mo dyan. Pang-puting. O, yun lang mahalagang bagay, ang dalhin mo, ha? Sabi na ako, umaka-ituriya. Nabigla nga ako, tay, kasi nakita daw nila ang video, kasi nag-viral po kayo sa Facebook page at kumalat. Nagkanutang ako sa una, may gali kay patungkot sa mga inutang ako itang sa patungtiga Manila po. Ngayon may dala akong bigas, nagpadala po si Ma'am, ano, si Ma'am Dilski Pereira, sabi niya, padala mo si Tatay Elisio Kuya. Nagpadala siya ng 1,600, tapos binili ako ng bigas, 1,000 na bigas, tapos grocery, at may pira kang kunti, Ray, na sobra ha. Pare, si Buta, sir, kaya taglala ko sa imo na eh. Dalhon na na. Oh, dalhon ako na, kaya ako nang buhion. Oh, buhion na doon. Ano may magpadala? Oh, dalhon na lang na ron. Tapos, yung bigas to. Wala naman kung kumakuan ng antiman kayo. Oo. So yan guys, kasama po natin si Neil Villara Official. Huwag niyo pong kalimutan yung pinsan ko guys, vlogger na rin yan. At si GP Bintong TV, monetize na rin. Yung grocery yung konti. Yung grocery. Ayun. Kasama po natin kasi may pupuntahan pa po kami rin sa bila. Marami kaming lakad ngayon guys. So dito kami nag-una kasi importante itong vlog natin ngayong araw. Ayan. Saan yan ilagay tay ang bigas tay? Oh, sa loob. Oy, madulas yan dyan ha. Dandahan ka dyan. Madulas dyan. So yan po si GP Bintong. Pakisupport po mga kabutiti. Ayan. Oh, basta tay ha, si Kanwik sa ano tay? Pangalawang semana sa ano tay ha? Oh, basta wag mong iabot ng ano, basta si Kanwik sa December uwi ka. Ilang taon ka na ba talaga dito tay sa Mindanao tay? Mga ilang taon ka na talaga dito? 60 years. Ha? 60 years. Anong taon ka dito na 1966, 22 years ko ato. Ah, 22 pa lang edad mo, dito ka na. 1966, dito ka na. 22 na akong edad. Mag-recruit me unta para Indonesia lagi. Oh. Ilahan, wala akong makawin. Kaya sa mga okay kwarta, akong kwarta, gamay man ng pod. So, usay maisulti ni mo tayo sa kamag-anak ni mo, kaila baka ato dito? Ah? Babae na matanda daw, nagpaano sa iyo? Oo. Isa pangalan? Isa may mga pangalan dito si mong mga si Eugenia. Ha? Ha? Eugenia Magsano? Ilayagi. Hindi niya Ilayagi. Mga lula nila ito. At agad ba ito mga partidos ko ito? Ha? Agad mga partidos ko ito kung mga Magsano. Kaya halos man sa isa ka barihuan kay ang source na mo sir akong lulo sa tikas kagay ang bali. Mm. Ya kay nabata naman akong lolo kay yo tinakirlan naman to. Mm. Ya akong amahan sundalo nya wa makwa ang yang pension ge. Mm. Primero man to ka anak akong amahan. Ya mo to nagkuha ko nga ako na lang unta ko. Do ang pension nimo kay primero mga anak ko niya apo man ako. Umun niya nga nalilog ba na mga imong iyaan kaya wak pa makagraduate sa ilang... So nalipay ka ngayon tay na makauli ka na? Mauli na ako kung kwan kaya dini, ang mga nila dini nga kalulok isi na tayo niya magpasambal pag ano yung sako sa marta pero kaya, baka sure ka si mong mga ID, valid ID ba yan? A senior? Oo.
O magamit yan. Tapos kuha tayo ng ticket. Tapos mag-coordinate ako sa barangay. Kailangan naman ng passport. Magkuha lagi sa barangay. Maki-convenyo ko sa laki. Bisin maka... Mapadlakan po ko nila kung gamit. Passport nila. O bago ka mag-alis dito, punta muna tayo yung barangay ha. Kukuha ko ng ticket. Pag magpadala na po sila sa akin ng pera, kukuha na ako ng ticket, tay. Passport man, ha? Dili, passport, ticket. Wala na passport man. O, dili na passport. So, na, tay, may sobra dito na padala. Ito. Ito na yun, tay. Gawin ko na lang, ano, kahit, ang sobra. Wala na lang manok, tay. Ito yung sobra, tay. Ito yung sobra, tay. Ito, mga 200 ito. Sobra sa pinadala. O, yan. Salamat na lang. O, pangbili mo lang ulam yan. 200 plus ato yan. O. Mga gulay-gulay niya. May mga aso mo, tay. Saan naman yan iiwan? Saan mo iiwan yan? Mga silingan ko. Silingan mo? O. Pag-hatag-hatag doon lang ako kay para ako. Kawawa naman si ano, yung aso mong tali, oh, dalawa. Dami mo kasing alaga. Kawawa man ako kay, dasokan man ko na kalong. Kini, kawawa man yung mga bag-owa, mga bata, tinala ko na baba ko sir, bata, akong uranay. Oo. Bata, saan na matrim niya? Saan niya? So yan po mga kabutiti, kasi si tatay po, napakahirap po ng buhay niya dito. Eh, ayaw naman ni tatay dito, di ba ayaw? Itong naka-istorya mo sir, si Severino Layagi? Babae po ang kausap ko tay. Babae? Babae, Layagi apelido. Pamang-anak ata yun, mga dalaga. Kanang nurse? Dili ang nurse? Dili, kilala nila ang nurse tay. Sabi nga si Edgar, o kilala namin, sa Davao yun. Oo, si Edgar, si Jerry. Si Severino, si Inday po itong kamanghoran nila. Ambot yung nakagraduate ba ito? Kasi, ang gusto nga nila, makasama ka sa Pasko ngayong December. Tama-tama, mauwi ka. Sunduin ka lang daw sa airport nila. Tapos, halimbawa, pag lilipad ka na, papuntang airport sa Manila, nandun na sila mag-abang sa'yo. Kaya itong kunin ba dito sa ako siguro, ilo ko? Oo, oh, masamahan ka. Sunduin ka. Bisa ko na kayo. Bisa ko na ko ito. Ako na sila sa airport. Kung kwan, kung ba si magbakasin po sila ito? Saan? Sa Ilocos ba? O kasi tayo, naawa na rin ako sa iyo tayo. Kasi tulad ngayon, nagkasakit ka, ginilagnat ka. O sino yung tutulong sa'yo dito? Di ba wala? Mugali, ibang panila kung kwan na pagdiyo. Bayo jikik, higig na ako. Daghan mga sakit ko, naari ako ng papatid nga ba. Patulong lang ko nga di ko ni Kapitana. Sige, malakang sakit. Eh, hamakin mo, 1966 ka pa dito? 1966? Sa Mindanao, 22 pa lang edad mo. Ilang taon na? Parang 60 years na ka rin dito? Nagtrabaho ang gusto sa mga kusura, kumpanya sa rally sa Cotabato. Trabaho po sa barko, sa akong amo, nakaamo man ko ang pag-iya sa enduring. Nagbalhin ko, nakaamo na pumuni yun dito mo tayo. Oo. Kaya nga, at sa mga alas, ako, pabangko. Kausapin natin ang barangay, tay, kung baka may sasakyan ang barangay, kahit magbigay na lang po tayo ng pangkrudo sa basakyan na nila. Pangkrudo at saka yung magbigay din tayo sa driver. Tsaka sana sobra-sobrahan doon sa pamangkin mo para hindi tayo ma-short kasi siyempre magbigay pa tayo sa sasakyan tay, ihatid ka sa nang usapin kong taga-barangay para ihatid ka sa airport, magbigay tayo ng krudo, magbigay tayo ng ano sa driver, ano na lang para mahatid ka doon at i-assist ka. Kagawa dia, nang auto sa una. Mau lang kong gasolinahon ng unta sa Matsumi dito sa Basa sa Kapitana. Oo. Dapat po sa mga sige pa magbayro. Nandiyan ba si Kagawad ngayon dyan? Nasa barangay. Oo. Saan ba barangay dito tay para pagbalik kukusapin ko? Nasa karang tumbag ko nga gym.
Basta. Dua malang din dia. Mag-ulari dapat ang barangay. Basta second week sa December ha. Para maka-prepare din sila doon ng budget para sa'yo. Kasi tay, ang pasahe dito tay, galing dito 300 pesos papunta sa Butuan terminal. So sa papuntang airport pa, ay nasa dito papuntang airport, nasa mga 600 yan. Mga 500. Saan pa tumunang katrabaho lagi sila? Nagari pa, kanang partidos pa ako diyan sa Tagum, consultant engineer na, mga mansano kaya po. Pero, kaamaminyo ang punto. Ilang taon ka nga ngayon tay? 80 plus na siya. 80 plus ka na. So, kawawa naman, kawawa ka naman tayo. Tulad ngayon, may lagnat ka. Easy. Kinipa kay, para kay magsugod na sila o scraping ma. Ay, demolish yan. Oh. Tapos nabayaran ka na ba dito? Dito ka ako, kamay nga, kung nang ikaw ni Kapitan, pahagbat niya. Bago ko ako, diya lang ako ibusan kay, di ba nila siguro, kung ano kay, tinimbal na siguro ang panila. Tara. Buti na lang. Buti. Buti na lang talaga tay ay nagkaroon ng 300,000 views doon sa Facebook page ko. Nakita ng mga tao. Ito guys, maraming salamat talaga guys ha, sa inyong pagsuporta sa aking Facebook page, Butiti Official. At doon po nakilala si tatay at yun, na-share po ng mga netizen. So maraming salamat po sa mga netizen po na nag-share sa video ni tatay. Ito ay nakita ng kanyang pamilya. At tumawag po sa akin, kahapon lang po, tumawag sa akin po ang pamilya ni tatay na gusto nila makasama si tatay sa Pasko. So sabi naman ni tatay ay second week of December, siya ang expect na mauwi. So yun, sa mga kamag-anak ni tatay dyan, ayan, i-prepare nyo na po yung budget para kay tatay. Kasi pamasahin ni tatay, zero plano, sa tansa ko lang, nasa 6,000 yan pag sumakay ka na urada-urada. So may utang pa si tatay dito na nasa 6,000 daw o 5,8 o 5,5. So yun, bayaran po na nila daw. Ako nakausapin sila kay mga high grade yung mga sila. Ako lang yung mga ay lalang ko kay babalik bang po kaya akong diri. Kaya lang ba? Mabalik ka pa dito? Ay, huwag ka na bumalik dito. Hindi na. Ako lang isuriya nga. Kanang utang ko. Hindi. Hindi, bayaran daw ng kamag-anak mo, tay. Bayaran daw ng kamag-anak mo. Magpadala daw sila pang bayad sa utang mo dito. May kwadi ay sila. May dakot ay sibo nila. Basin. Bayaran mo. Bayaran daw ang utang mo dito. Muna, makakwasa ko ba? May makulo man kung mukha ko. Pero kausapin pa ako sila, sir, kung isa ba ang buwan akong ihatag na lang na konsiderasyon na lang ito. Kausapin ako sila ba? Huwag ka na mahiya. Kasi kamag-anak mo naman yon, bayaran ka. Bigyan ka, bayaran lang utang mo. So ito guys sa... Ang nurse, ang kaisuriyan mo. Hindi, yung taga Ilocos. Ang babae, ang isa... Meron sa ngalan kung nar ang isa civil engineer na sa hospital niya si Silvia Bayagi. Katong si Inspiris atong agot sila mga oran nila para inday ang ngalan sa nakalibot ko. Inday Bayagi, sila mga oran nila. Mau na siguro nakikilay mo. Tulo sila kababae. So, ang lalaki, upat siguro ang lalaki. So ngayon, masaya ka na sa feeling ng pamilya mo kasi alagaan ka daw nila doon. May bahay naman doon daw tayo eh. Oo. Marami mang bahay doon sa apan na gibayaan. Yung mga igagaw na ko, dua kabalay. Ang gibayaan nila, concrete. Nag-adyo sila sa Guam. Akong nanay ang igapuyuan na sa una. Dua kabalay. Dua sa Guam sila ba? Na isa Amerika, na itulong ako iyo, naman tayo man ang isa. Nasa Michigan ang isa na sa California. Ang isa nga tiyo po ito, naman tayo kung naging tuwing. So yan guys, so ipakita ko sa inyo guys.
Ayan guys, oh, talagang kalunos-lunos po ang kalagayan ni Tatay Eliseo dito. Grabe. Sabi naman ni Tatay Eliseo, ayan yung magpakamatay dito. Kasi wala, umamatay si Tatay Eliseo dito, sino magpalibing? Tapos wala siyang kamag-anak dito kahit isa. So yan, ang gusto ng pamilya, makuha si Tatay at makasama si Tatay ngayong Pasko. Yun po ang sabi, yung tumawag sa akin, nung apo ni Tatay. So hamaki nyo, 1966 pa si Tatay dito sa lugar na ito. So 22 pa lang daw ang edad niya dito, nakarating dito sa lugar hanggang ngayon. So ayan, nabutan ko dito, kala ko walang tao, nagsakit pala si Tatay, nilagnat. Diyos ko, si Tatay kasi guys, may tama po ng bala sa likod niya. May araw daw na sobra, mahapdi yung tama ng bala. Grabe. Ano? Ato, gibain pa tong bahay mo tayo, di na. Gibain pa to, di na. Ibalhin lang kayo, may mga higay-higdaan ba, kaya makuha man sila sir. Ha? Mag-scraping man sila. Sila gari, gubat na sila. Pamit sila lagi, nga daw na 2 weeks sa kwagigan ka ron, na sila. Magtrabaho na sila kami sir. Oh. Ako, inuman nila nga, ayaw na sila ng panipatang kamay, palitin mo mga medisina nimo. Gayon nga lang ang inyong balay. Tapos, ngayon tayo, nakita ka na ng pamilya mo, ang problema mo na lang, yung anak mo. Ah, sige na lang, wala na yung kaso ang anak, kaya abando naman ko siya. Hindi, baka malay mo, buhay pa yung anak mo, baka makita niya ang video na to. Ano ba pangalan ng anak mo, tay, nung umalis sa'yo? Ano ba talagang pangalan niya? May pangalan ato, kaya wakal ko, bunyagan pang bakaw kong gamay pa man. Usay pangalan sa asawa ni mo dati? Hindi man ko asawa to kay. Di, ano pangalan niya? Bibi Pungase. Ah, ang pangalan ng asawa mo dati, Bibi Pungase. Tapos nagkaroon kayo ng anak. O kahit kalibin, may anak naman kayo. Kawawa yung anak mo. Sige lang, basagdan lang lang. So, shoutout pala kay Nanay Bibi Pungase. Kung buhay ka pa po, ito po si Tatay. Ano man? Di, malay mo, para sa anak na niya ninyo, tay, baka may apo ka na doon sa kanya. Wala. Ha? Masagdan na lang ito. Kung ngayon ko man ito, higibiyahan ganit na ito. Saan mo ba nakita yon? Ha? Saan mo nakita dati yon? Higibiyahan na sa Mungkayo. Ah, taga Mungkayo yon? Taga Mungkayo? Okay nga, mag-usimiyon ato. Dati? Nagtrabaho ako sa musipyo niya. Papon, naapong ko sa niyo mo. Okay. Ikaw ang magkakuha sa balay, ha? Dong, ano mang iro, mga manok, mga baboy, ino at si Manon. Eh, sudanon na sa mga kumpa, mula ko sa sila. Kaya akong pamangkong, pangasakon na lang. Kaya akong gusto, kung sitio na ko, sir, maulit yun ko nga way maka balda nga maghawid-hawid. Mm. O nang gusto ko, kuha na ko mga sawa. Eh, baka nga pwede yung mga mestra na mo kayo, sila ang ipagunto ako ng mestra. Dapat nurse nga ga-eskwila ito. Kapit na mag-graduate, namatay na lang. Ang isa ka mestra nga BSA, naasa ko karon, naasa Tagum na visit sister house. Mm. Akong kwan, plato. Sa oman, eh, sa unang marunong mabukong mga litaw. Nya, yeah, ang anak sa mayor, akong ibit-ibiran to, pero... Yeah. Oh, manawagan ka sa mga kamag-anak mo na makauwi ka na, o sa Kadabaw. Oh. Mga pamangkong ko sa Kadabaw, kabantanan diha, kada Jerry, Edgar, si Birino, si Mildred, maulit na ako kung tabakan nyo ako sa Manila na lang kay natanggong man ko diri kay katulog ko na hospital diri
nagpresyo na lang ang barangay consilyer sa kung gipuyan. Okay, nalukoy ba sila sa ko ha, eh, bilangga man nila ko pa, sugo man nila ko. Motong nya trabaho po dire, wa pay pangwarta kayo. Bulawan wa. Ya. May surya man ko sa inyo, nga nakakwapong ko sa gidakop ko sa ilisisun na mo ni ko buko nga kwan. Pero binta na sa una kay wala pa man mag kwan ni akong napukilan. Pero sige lang kay pasagdan na lang to, agi naman lang to. Hindi lang ako kutub doon kung dahil ang uncle nyo, luoy na tayo. Gaon man, sahay, silagaan ako ang mga tao dili yung bugas kung naa, nangikwarta gamay, palitong sudan, palitong bugas gamay. Nga kay, maulaw man ako si Gigwan, kapitana, si Kagawad, pertindak ko ang utang na ko sa iya, pero ako na isuriyahan nga ako. Sige, utang ko sa iyo. Sama, may palit akong tambitas. Wala man akong tambitas ko. Okay. Huwag pa ganit maayo akong, ano niya, pulmonya na po. Pagkaroon ka, wala pong karakterik. Pagkahuman yung TI, functional competition, ay. Napi-itigisyon ako. Marta. Kung wala pa si Kapitana Sir na nagpa-kwasa ko ang mga barangay council, patay na ako. Huwag pa siya magpadala sa ako sa hospital. Pasalamat ko sa iba ba? Ayan guys, at ako, natuwa rin ako guys, at masaya ako na si tatay po ay natagpuan na po ng kanyang kamag-anak at tumawag po sa akin. Si tatay ay gusto nila makasama sa Pasko. Yun na nga, sabi, gusto ni tatay, second week of December, siya uuwi. At yun, ang utang ni tatay, bayaran man daw ng kamag-anak ni tatay na pamangkin niya, apo ata pamangkin. So ito, makauwi na si tatay guys, at natuwa rin ako. Kasi kawawa si tatay dito guys, katulad ngayon, inilagnat, is walang makatulong, walang magbigay. Buti na lang, nagpadala si ma'am Dilski Perer. Shoutout po ma'am, mabuhay po kayo. At ito, binigay ko na kay tatay. Kalahating kaba na bigas at may grocery at may kunting pera para kay tatay para may panggastos po. So maraming salamat po sa nagsuporta. So ngayon guys, subukan po natin tanungin itong kapitbahay ni tatay na yun, nakaalam talaga sa buhay ni tatay. So tanungin muna natin ngayon saglit kung nandyan sila. So basta guys, at maraming salamat sa inyo lahat sa pagsuporta sa aking YouTube channel, sa aking Facebook page, Butiti Official ang Facebook page ko guys. Sana hindi kayo magsawa magsuporta sa akin guys at sa Team Butiti po. Team Butiti para sa mahirap po. So puntahan mo natin guys, pag-usapin natin yung kapitbahay kung ano ba talaga yung sitwasyon ni tatay noon pa man hanggang ngayon. So subukan natin kung may tao dyan sa kapitbahay. Puntahan mo natin, tara. So yan guys, si tatay guys, yan na po. Wala kasi doon guys yung kapitbahay niya po na nakaalam talaga sa buhay ni tatay. Wala kasi tao doon. So yan po si tatay. Ito na po yung update ni tatay. Ayan, makauwi na po siya ngayong second week of December. So masaya na rin ako guys para si tatay po ay maalagaan po ng kanyang pamilya. So maraming salamat po sa nag-share po, nakarating po sa kamag-anak ni tatay. At hanggang dito na lang po guys, pa-share po ng ating vlog ngayong umaga guys. At maraming salamat sa sponsor natin, si Ma'am Dilski Perer. Maraming salamat. At sa Team Butiti, sa solid supporter sa Team Butiti, maraming salamat. At sa mga sponsor po sa Team Butiti, Ate Charma, Ate Leticia, Ate Disigutang, Ruby Villanueva, Ate Abeng, at shout out kay Miho Bibi, Marlene Ventura, Bia Rie, shout out po sa inyo dyan. At saka kay Ate Miho Bibi, Ruby Villanueva, shout out kay Dabingan Dabao, shout out kay Ate Silna Pahit, shout out kay Ate Silna Pahit, Ate Elizabeth, shout out po kay Lulu Wods, shout out kay Lulu Wods, kay sino pa ba yung shoutout natin dyan? Nakalimutan ko na. Eh, Ate Charma dyan. Mag-ingat kayo palagi dyan, Ate Charma. At maulan dito sa Mindanao ngayon. Pinilit po namin magpunta dito. Sa tay, uwi na kami. Sige, sir. Ha, uwi na kami, ha? Mabagsapan. Oh. Oh, nanakay, may pang-ulam ka na. May bigas ka na, no? Oo, oh,
na mamahol sa Kimberna. Oh, sige, maraming salamat po, pa-share po guys. God bless po.